Nagpadala ako ng mensahe kay nanay. Pinapaalam na kay Sean ako magpapalipas ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin ang mga aswang na dumatayo. Nagpadala na rin ako ng makakasangga nila. Kaya naman nila Lola ang paparating, ngunit maigi na rin ang sigurado. Agad namang sumagot ang aking ina. Sinabi nitong magpahinga na rin ako. Dahil bukas, may meeting na naman kaming tatlo. Pinili ni Rio na hindi muna umalis ng aming teritoryo. Natutuwa sa gabi-gabing basag ulo na hindi naman madala sa kanilang lugar. Hindi pa rin sumusuko ang mga nasa likod ng gulong ito. Hindi ko alam sa ninuno ni Lola kung napagdaanan na rin ba nila ang ganitong sitwasyon. Sapagkat pinalaki si Lola ng kanyang tiyahin sa side ng kanyang ina. Matapos siyang ihabili noon ng mga magulang isang gabi. Na sa kasamaang palad ay hindi na bumalik. Sapagkat kapwa namatay sa isang engkwentro ng mga lahing naglalaban-laban raw noon. Dahilan upang maging salat si Lola sa impormasyon tungkol sa kanyang pinagmulan. Kung kay Lola magbabase hanggang kay nanay, nakaligtas sila sa mga lahing humahabol sa kanila. Kung nalusotan nila ina, hindi ako papayag na hindi ko ito malagpasan. Si Sean lang ang lalaking nakikita kong gusto kong bigyan ng supling. Ngunit, hindi pa ako handa. Ang pagiging magulang ay hindi basta-bastang paksa. Para sa akin, dapat pinaghahandaan ang pagiging magulang. At lalong, hindi ako papayag na madiktahan ng kung sino lang sa daan na aking tatahakin. Mangarap sila habang buhay. Saglit kong pinagmasdan si Sean na maganang kumakain ng hapunan na aking niluto. Paminsan-minsan ay binabalik niya ang mga sulyap ko. Hindi ako inaabala sa aking pananahimik. Alam niyang may iniisip ako kaya hindi ako nagsasalita at ginagalang niya iyon. Inabot ko ang isang hiwa ng mangga. Wala sa sariling kumagat. Ang isa sa kinaganda ng pag-amin ko ng tunay kong katauhan kay Sean. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa ang ilang maliliit na bagay. Gaya ng pagkain. Hindi na siya nagtatanong kung bakit gulay at prutas ang nilalantakan ko madalas. Alam na niya ang kaso ko sa asin at kalamansi. Isang lihim na buntong hininga ang aking pinakawalan nang maalala muli ang nangyari kanina. Ang dalagang niligtas ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong pinalis ang pagsiselos na nadarama. Nagkanobya na si Sean noon, yung babaeng ribbon, isang relasyong rebound upang tuluyan akong makalimutan sa pag-aakalang hindi na ako babalik. Ngunit hindi ako naging ganto kapraning at naapektuhan. Maayos na tinapos ni Sean ang relasyon niya sa babaeng ribbon matapos naming mag-usap at magkabalikan din. Dahil bago pa lang naman para sa ilang buong relasyon, hindi naging mahirap ang pagtatapos nila. Mabuti na lang at nakisama ang pagkakataon. Maluwag sa dibdib niyang tinanggap ang mag-asawang sampal at ilang masasakit na salita sa paghihiwalay na inanunsyo nang makausap niya agad ito. Nasaksihan kong halikan siya, yakapin at lambingin harap-harapan. Ngunit iba ito. Pinagseselosan ko ang isang bagay na hindi pa nangyayari. Pasimpleng nahilot ko ang sentido. Hindi ko kailangan ng damdaming ito ngayon. Mas maraming bagay pang kailangan na pagtuunan ng pansin. Mas maraming importante. Masayang kinuwento sa akin ng aking nobyo ang maghapon na nangyari sa kanya sa panaderya habang naguhugas ng pinggan nang matapos siyang kumain. Pinagmalaki ang mga nagawang minatamis at cookies na reserba kapag wala nang maibenta na madalas ngayong mangyari. Mataman lang akong nakikinig. Binibigay ang buong atensyon sa kanya upang mawala sa aking isipan ang mukha ng babaeng niligtas ko kanina. Lumipas ang ilang sandali, natagpuan ko na lang ang sarili na nakasandal sa headboard ng kanyang kama. Tanglaw ng liwanag sa lampshade. May hawak na libro ngunit
Hindi naman talaga nagpapasa. Nililipat lang ang mga pahina. Nakikipagtitigan sa mga letra. Umihip ang hangin. Bahagyang nilipad ang kurtina sa gilid ng bawat halige ng bintana. Tuloy-tuloy sa ilong ko. Bahagya akong napabuka. May dalang mga samyo ang hangin. May hinang samyo ng mga aswang na dumatayo sa aming teritoryo ngayon. Alam kong abala na sila Lola sa pag-arap sa kanila at tulad ng mga gabing dumaan, hindi pa rin nila masasakop ang aming lugar. Hindi ba nila napapansin na walang papatunguhan ang ginagawa nila? Kaano ba kahalaga sa isang lahi ang labis-labis na kapangyarihan? Pinalis ko ang mga isipin at muling tinuon ang mata sa libro nang mauling ang bumukas na ang pinto ng banyo. Lumabas si Sean na nakatapis lang ng tuwalya. May hawak na bimpo at kinakaskas ng marahas ang buhok na tumutulo pa sa tubig. Kumalat sa paligid ng silid ang samyo ng kanyang katawan. Isang matamis na samyo ng mansanas na naipagpasalamat ko sapagkat nabura ang masangsang na amoy na dulot ng mga aswang na paparating. Maghapon man naghurno ng tinapay, hindi takot si Sean sa pasma. Kahit gaano pa siya hinahapo, hindi siya natutulog na hindi nagahapbat. Ngunit may kainitan ng tubig na kanyang ginagamit pampaliko. Dahilan upang makita ko ng malinaw ang bahagyang usok na nanggagaling sa kanyang katawan na siyang diretsyong tumutungo sa aking direksyon. Kinikiliti ang tungki ng aking ilong. Pinigil kong mapangiti nang tumungo siya sa closet na bagong repair. Nasira kasi namin iyon ilang linggo na rin ang nakakaraan. Bahagyang umupo siya upang buksan ang drawer na naglalaman ng boxer na pakay. Napalunok ako sa mga hitang lumitaw nang malilis ang tuwalyang nakatapis. Saglit niya akong tinignan. Hindi ako nagbawi ng tingin. Pinanood siyang magsuot ng saplot. Nahihiya pa rin ang aking mahal kahit ilang beses ko na siyang nakitang hubad. Patay-mali siya niyang tinanggal ang nakatapis na tuwalya. Hinanger ang mga ginamit sa likod ng pinto. Patay na ang ilaw at tanging ang pusikit na liwanag galing sa lampshade ang nagbibigay ng tanglaw sa peligid. Ngunit kitang-kita ko ng maliwanag ang kanyang kabuuan. Ang bawat kalamnan, ang magulong pagkakaayos ng buhok, ang kinang ng tumatawang mga mata, ang bawat sulok ng labing matamis pa sa presa. Sinara ko ang libro at pinatong sa tabi ng lampshade nang sumampa siya sa kama. Nagkumot, sinama ang kalahati ng aking katawan. Malamig ang mga kamay na agad naghanap, humaplos, inaglikot, nagyayaya na muling magpagod. Ngunit alam kong hapo siya sa maghapong pagtatrabaho. Saglit akong tumingin sa orasan na nasa dingding. Baka 2 o 3 oras, bawi na siguro ang kanyang katawan nun. Tuluyang nagtalukbong ng kumot ang pilyong mahal ko. Bahagya akong hinatak palapit. Nakiliti ako sa mga kamay na hinahatak pababa ang aking panloob. Maagap kong sinapo ang kanyang muka nang lumapat ang pilyong labi sa aking tiyan. Hinatak siya paangat. Tuluyang dinagan ang katawan niya sa akin. Sinakop ang aking bibig. Gigil na gumagalugad ang dilang nanunokso. 2 kamay kong sinapo ang kanyang pisngi at maingat siyang inangat. Kunot ang noo na sinalubong niya ang aking paningin. Nakakadirang ang init ng kanyang katawan. Ang malamig na pares ng kamay kanina ay nakakapaso na ngayon. Pinakatitigan ko ang mga matang una kong inibig sa kanya. Nagtanong siya kung bakit. Umiling lang ako. Ganito pala ang pakiramdam kapag hawak mo pa ang isang bagay ngunit alam mong mawawala rin pagdating ng panahon. Parang ang hirap huminga. Nagtanong siya muli kung may problema. Ngumiti ako at muling umiling. Hindi na ako magmamahal ng ganito.
Hindi na ako aalipinin ng pag-ibig sa ganitong antas. Siya ang una. At siya rin ang magiging huli. Bumulong ako at inutusan siyang matulog. Saglit mang tumutol ay agad tumalab ang aking hipnotismo. Wala sa sariling tumungo siya sa aking tabi. Nahika. Niyakap ang bewang ko at sinubsob ang mukha sa aking leeg. Ilang minuto lang, humihilik na ang mahal ko. Bahagya akong inabot ang switch ng lampshade at kumalat ang dilim. Hinarap ko ang sarili sa kanya. Inabot ang kumot at binalot kaming dalawa. Bumuntong hininga ang nobyo ko bago sinampit ang pangalan ko. Gawain niya kapag pagod at natutulog na mahimbing. Hindi niya maiwasang magsalita minsan. Isa ang natutulog na si Sean sa mga bersyon niyang hindi ko kinakasawa ang pagmastan. Hindi ko mabilang kung ilang gabi na alam niya at hindi niya alam na pinagmamastan ko lang siyang matulog. Para sa akin, perpekto siya. Bawat linya ng labing matamis, bawat hibla ng pilik mata. Mabilis kong pinahid ang mga liwang lumanda sa aking pisngi. Tinakip ang palad sa bibig upang hindi ko mawala ang impit na hagulgol. Hindi rin naman kasi makakatulong. Ilang beses man akong umiyak, hindi ko na mababago ang bukas. Hindi ko na mababago ang tinakda. Mahinang ungol ang pinakawalan ng naaalimpungatan kong nobyo. Pinagpatuloy ko ang pagtatanim ng mumunting halik sa kanyang leeg. Yumakap ang kanyang mga braso sa bewang ko. Dumausdos ang isang kamay sa likuran ko na wala ng damit. Kinabik ako. Bahagya siyang tumagilid. Hinarap ko ang katawan sa kanya. Muli niyang binanggit ang pangalan ko. Naginantihan ko ng paghalik sa labi. Ang kamay niyang humahaplos sa likuran ko ay tumulay sa isa kong hita, pumisil, bago iniangkla sa kanyang bewang. Mabilis niyang hinatak pababa ang suot na boxer. Bahagya akong napasinghap sa init ng mga laman na nagdikit. Saglit niyang hiniwalay ang labi sa akin, sumakap ng hangin at sa liig ko sinubsob ang mukha. Napakagat ako ng pangibabang labi nang ang isa niyang kamay ay dumako sa pagitan ng magkadikit naming katawan. Bumaba, naglikot sa pagitan ng aking mga hita. Hindi ko mapigil ang umungol. Na agad niyang naputol dahil sinakop niya muli ang aking labi. Lumalim ang halik. Sinilaban ako sa kanyang ginagawa dahilan upang maging agresibo ako. May nais akong patunayan. Gusto ko, ano't ano man ang mangyari, isa ang halik ko sa hindi niya kayang ikumpara, kahit kanino. Ang selos na napalis kanina ay muling umusbong. Napaangat ako ng bahagya nang pag-isahin niya ang aming mga katawan. Nilingkis ko ang mga braso sa kanyang leeg. Parehas sinabunot ang mga daliri sa buhok niya. Mainit. Nakakapaso. Ang kamay na naglikot sa pagitan ng aking mga hita kanina ay humaplos sa isa kong dibdib. Ramdam ko ang pagkabasa. Ang dulas. Ang init. Ang isang palad niya ay sinapo ang aking pisngi. Humiwalay ang labing sumakap ng hangin bago pinagpala ang magkabila kong dibdib. Tila ako lalagnatin na mag-umpisa siyang kumalaw. Sumabay ako. Ilang beses ko na itong nararamdaman. Hindi ko na mabilang ngunit habang tumatagal, lalong nakakahumaling ang bawat ulos, ang bawat pagsagit na pagtatama ng aming mga katawan. Nakakawala ng katinuan. Tinanggal ko ang isang braso sa pagkakayakap sa kanyang leeg. Dinama ang kanyang pisngi. Saglit niyang tinigil ang paghalik sa isa kong dibdib at kinagat ang aking hinlalaki. Binawi ko ang kamay. Pinadausdos patungo sa kanyang tiyan. Tuloy-tuloy sa puson. Saglit na natili at dinama ang bawat kanto ng mga kalamnan na
isa sa mga paborito ko. Bumilis ang mga ulos. Malapit na siya. Bahagya akong inangat ang kanyang muka sa pagsabunot na ginagawa. Sinakop ang kanyang bibig. Alipin ang sensasyong nadarama, hindi na niya namalayan ang paglundo ng isang bahagi ng kamang aming kinahihigaan. Dumantay ang mga palad ni Sean sa aking bewang. Isang gawin niya tuwing kakapusin ng hininga. Handa na ang isang kamay na tumapik kung mauubusan ng hangin. Umipapaw ako. Magkasugpong pa rin ang mga kasalanan, maging ang mga labi. Tinukod ko ang mga tuhod sa malambot na kotson. Saglit tinigil ang pagkalaw. Hinatak siya pabangon. Pinaupo. Pumisil ang mga kamay niya sa bewang ko. Dalawang kamay ko na sinapo ang pisngi niya. Muli akong gumalaw. Malapit na ako. Kaya ng inaasahan, tumapik ang kanyang kamay. Agad kong pinakawalan ang bibig na kinakapos ng hininga. Dumapo ang labi ko sa kanyang leeg. Ramdam ko ang marahas na pagbawi niya ng hangin. Sinilaban ako lalo sa kahinaan niyang isa sa mga gustong gusto ko. Muling sinakop ang kanyang labi. Inulit ang lalim ng halik. Napangiti ako habang tuloy ang paghalik sa kanyang leeg. Hawak pa rin ng dalawang kamay ang mga pisngi niya. Nakita ko kung paano lumaki ang kanyang mga mata sa gulat nang may isa pang ekspertong pares ng mga kamay ang yumakap sa kanya mula sa likod. Dinadama ang kanyang puson, ang may-ari ng labing nakalapat sa kanyang bibig ngayon. Pinakawalan din naman ang kanyang bibig na agad kong sinakop muli. Humigpit ang kapit ng mga kamay niya sa aking bewang. Ramdam ko ang pagbaon ng mga daliring nanginginig nang maramdamang may labing humahalik pa sa kanyang batok. Umarko ang kanyang katawan nang ang labing humahalik sa batok ay nanulay sa balikat. Bahagyang kumakagat, sumisipsip. Binawi niya ang labi na sakop ko sa gulat at panggigigil na nararamdaman. Ang pag-abot niya sa rurok ay naantala. Pikit mata niyang pinakiramdaman ang mga kamay at labi na hindi ko na pag-aari. Hindi niya maiwasang mapamura ng may labing kumagat sa kanyang tenga. Iba pa, sa labing nagtatanim ng mumunting halik sa kanyang mga balikat. Nagmulat siya ng mata, naiiling na pinagmasdan ako. Habol ang hininga, may gusto siyang sabihin ngunit dinama ng mga daliri ko ang maganyang labi. Pinuka niya ang mga bibig, kinagat ang ilang daliring nahagip. Parehas kaming napaliyad ng muli akong gumalaw. Nilapit ko ang mukha sa kanya. Kinagat ang tungki ng kanyang ilong bago bumulong sa isang tenga niya na patuloy na kinakagat ng isang wangis ko. Happy anniversary, Sean. Mahal na mahal kita. Sunod-sunod na tangulang ang tangi niyang naisagot. Hindi niya magawang magsalita sapagkat sabay na naming naabot ang rurok. Maingat kong tinanggal ang pagkakapatong ng isang braso ni Sean sa aking tiyan. Sinunod ko ang hitang nakadantay sa bawat hita ko. Kinuha ang unan at pinalit sa kinahihigaan. Saglit siyang dumilat ngunit agad ding pumikit. Hinagilap ang isang braso ko at hinatak pahika. Gustuhin ko man na muling magpakulong sa kanyang bisig hanggang sumikat ang araw ay hindi maaari. Pinapatawag na ako ni Lola. Babalik ako. Bumawi ka ng tulog. Uwi ka ako. Umungol siya bilang protesta ngunit muli akong bumulong at inutusan siyang matulog na. Bumagsak ang kamay na pumipigil sa braso ko. Ilang sandali pa humihilik na siya. Mahaba ang magiging tulog ni Sean. Alam ko, sapagkat nasagad siya ngayon. Bahagya akong nahabag sa mga halik na nagmarka sa buong katawan niya. Inabot ko ang kumot na nalaglag sa sahig at tinakip sa kanyang katawan. Mayora!
tawag ni pangatlo na nakasungaw sa bintana. Tanging tango lang ang sinagot ko bago muling pinagmasdan ang aking nobyo habang inaabot sa isang silya na malapit sa akin ang nakatopi kong mga damit. Nang makapagbihis ay isang magaan na halik ang ginawat ko sa kanyang nakabukang labi bago tumungo sa bintana at tumalon. Saglit ako nagbilin sa apat na wangis ko bago pinas siya ng maglakad. Palabas na ako ng gate nila nang biglang kumabog ang aking dibdib. Nang laki ang aking mga mata at napahawak sa bakal na gate sapagkat nanlamig ang mga palad ko maging ang aking mga talampakan. Ano yun? Wala sa sariling napatingin ako sa bintanang pinanggalingan. Nakaupo sa pasimano ng bintana si pang-apat sa direksyon ni Sean nakatingin. Ang tatlong wangis ko naman ay nakapaligid sa kanyang bahay. Alerto. Bantay sarado si Sean ngunit may kumagapang na kung anong kilabot sa aking katawan at hindi ko pa nararamdaman ng ganito. Pinilig ko ang ulo at mampabalik na sana sa bintanang aking tinitignan nang may kung anong puwersang humatak sa akin pataas. Naramdaman ko ang tila malamig na hanging pumalupot sa aking tiyan. Nilabas ako ng bakuran at hinampas sa isang punong malapit. Plakda akong bumagsak sa lupa. Naramdaman kong may kung ano bumitaw sa aking katawan. Nanggigigil na tumayo ako. Sinuyod ang paligid. Wala namang masangsang na amoy akong nalalanghap ngunit may isa. Gatas? Agad kong pinalabas ang mga kuko. Nagbigay ng makahulugan tingin sa apat na wangis ko. Sabay-sabay silang tumango. Hindi na nakaupo si pang-apat sa pasimano. Nakatalikod na ito sa bintana. Gilitan agad ng leeg ang magtatangkang lumapit. Nanggigigil kong utos. Isang puwersa muli ang naulingan kong humagibis na agad kong naiwasan bago pa ako dalin at ihampas na naman sa konsaan. Tumapang ang amoy ng gatas. Bago ito, bagong nilalang na naman. Hindi ko binaba ang bantay, pinatalas ko lalo ang pakiramdam. Ang puwersa kanina na humagibis ay nasundan ng isa, at ng isa pa, at dalawang sabay pa. Kung saan saan galing, ako ang punterya. Agad akong umigkas pataas ngunit mabilis ang kunsino mang nagmamaniobra ng mga puwersang iyon. May malamig na hanging pumalupot sa isa kong sakong. Hinatak ako pababa. Malakas. Agad kong naramdaman ang paghampas ng likod ko at tadyang sa lupa. Impit akong napamura nang may pagkadurog akong narinig. Kasabay ng pagmanhid ng aking tadyang. Putang ina. Muli, ilang mabibilis na puwersa ang naulingan kong pabagsak sa akin. Pumikit ako. At sa huling segundo bago tumama sa mukha ko ay agad kong pinalabas ang kalasag. Hindi ko maiwasang mapangiti nang humataw ang mga puwersa sa malasalaming kong matibay na pananggalang. Sa pagkakataong ito, hindi ako ang nasaktan. Sila. Ramdam ko ang pagbawi at muling pag-igkas palayo. Agad akong tumayo. Saglit pinakiramdaman ng tadyang na gumagaling na sa pagkabali. Hindi pa ako nakakatayo ng tuwid, isang puting silueta ang naulingan kong pahagibis na naman. Patakbo kong sinalubong. Nakaakma ang kamao na agad kong binawi sa huling sandali. Sa halip, binuka ko ang kamaong nakakuyom. Ubod lakas na sinalya ng kalasag na lumitaw upang ako ay protektahan. Muling may tumama sa aking salaming kulay pula. Binawi ko upang bumuelo lang. At ubod lakas na tinulak palayo ang puting silueta. Tumalsik na inaasahan ko talaga. Agad kong hinabol. Gamit ang bilis ni Esmeralda, inunahan ko sa direksyong lalapagan upang salubungin lang ng kamao kong nangangati na kanina pa. Natawa ko nang marinig kong may tinamaan ang kamao kong pinangsalubong. Buto. Nadurog ang bahaging nasalpok. Paigkas na sana ako ngunit may malimig na hangin bumalot naman sa akin. Mabilis, agad nakipkip ko sa dibdib ang mga braso
Hindi napaghandaan ang puwersang inipit ako sa loob. Dumilim. Tila napaloob ako sa isang kapsula na unti-unti akong iniipit. Maging ang mga hita ko ay nakipkip sa bawat isa. Hindi ko na maigalaw ang katawan. Halos walang hangin. Lalong tumindi ang amoy ng gatas. Napabuga ako ng marahas nang unti-unting sumisikip ang aking paghinga. Pinalinaw ko ang nagbabagang pulang mga mata. Pakpak na magkakadikit ang unang rumihistro sa aking paningin. Maraming pakpak na hindi biro ang laki at kapal. Magkakadikit na siyang pumapalibot sa buo kong katawan. Bagwis? Nasa loob ako ng isang malaking bagwis. Nagpumilit akong kumawala, ngunit lalo lamang humihigpit. Nag-umpisang mga pos ang aking hininga. Ilang pulgada mula sa aking muka, sumungaw ang isang pares ng mga mata. Asul. Sandali akong napadda. Malamig sa mata ang pagkaasul. Kung hindi ako kinakapos ng hininga, marahil ay hahayaan ko ang sariling humanga sa malamig na pagkaasul ng mga balintataw, ngunit singasing ang sinagot ko. Walang sabi-sabing hinampas ang ulo sa nagmamay-ari ng muka. Sunod-sunod. Hindi ko na binilang. Isa lang ang sinisigurado ko. Ang masaktan siya at pakawalan ako. Gumana naman. Lumuwag ang mga bagwis na mahigpit na yumayakap sa akin. Muli kong naigalaw ang mga braso. Wala akong inaksayang sandali. Agad kong pinalabas ang mahabang kuko. Naghalihaw. Tuluyan akong pinakawala ng bagwis, ngunit hindi ko inaasahan ang taas ng aking binagsakan. 20 talampakan. Muling nasa puko ang balakang na nabugbog sa pagkabagsak na nagawa. Naipagpasalamat kong nadasalan na ang paligid. Kahit anong ingay pa at gulo ang aming likain, walang mortal na makakarinig. Walang magigising at masasaksihan ang laban ng nagaganap ngayon. Muli kong sinuyod ang paligid. Nasa dulong parte ng Lores Subdivision ang bahay ni Lason. Paakyat pa ang kalsada. Malawak ang paligid na natatamna ng matatandang puno. Dahil may kataasan ang pwestong napili ni Lason, may ilang lote pang bakante sa paligid. May kalayuan rin ang malapit nilang kapitbahay. Walang kaso ang eksenang ginagawa namin ng kung sino mang nilalang iyon. Muling napatingin ako sa bahay ni Lason, di kalayuan. Naroon pa rin ang mga wangis ko, nakabantay. Sumingasing ako ng malakas dala ng inis na aking nararamdaman. Kailan pa sila susuko? Napupuno na ako sa gabi-gabing gulo. Tinuon ko ang pansin sa mga paang walang sapin. Walang impormasyon na maibigay sa akin ng lupa. At hindi na ako nagtaka sapagkat lumilipad ang kalaban ko. Ngunit, anong klaseng nilalang iyon? Pinalabas ko si Panglima at si Panganim. Agad silang tumibis sa akin, ang mga mata ay nakatuon sa paligid. Ayokong humula. Nauupos na ako sa iritang nararamdaman. Engkantado! Mahinang panimula ni Panglima. Hindi ko maiwasang mapailing. Kumuyom ang aking mga kamao. Muling nangati. Muling humalo sa hangin ang samyo ng gatas. Ganun ang samyo nila? Hindi ko maiwasan tanong. Oo, isang lahi ng engkantadong ang teritoryo ay ere. Sapagkat nakakalipad sila, bihira silang tumapak sa lupa. Wika ni Panganim. Sabay-sabay kaming napatingin sa isang madilim na parte ng magkakatabing punong matanda. Walang ingay na dumapo ang malalaking bagwis sa mga punong may malalaking sanga. Tatlo sila. Ang una kong nasilayan ay ang mga paang tulad sa tao. Pangalawa ang kakaiba nilang pananamit na tila paggawa sa iba't ibang balat ng hayop. Tao ang katawan. Ngunit may bagwis na siyang nagbibigay ng dahilan na hindi sila normal. Ang nasa gitna ay puti ang balahibo. Puro. Ang dalawang katabi naman niya ay purong biyoleta at purong pula naman ang mga balahibo. Ang mga mata lang nila ang magkakaparehas. Kulay asul. Na sa akin,
sa amin nakatingin. Engkantadong lahing Iris, may kakayahang manipulahin ang mga hayop na lumilipad, lalong-lalo na ang mga pinanggalingan ng kanilang lahi, ang mga ibon. Hindi ko maiwasang bumuga sa hangin ng marahas. Tama si Lola. Level up na. Inaanyayahan kita na sumama sa aking kaharian ko, Dayon, kung nais mo na matapos ang gulong ito. Anang isang nasa gitna. Tanging halukip-kip ang aking sinagot. Ngunit muling kumabog ang aking dibdib nang saglit tumingin ang nasa gitna sa direksyon ng bahay nila Sean. At kahit naroroon ang ilang wangis ko, tila hindi iyon sapat upang ako ay mapanatag. Mabilis ako umatras at agad tinungo ang tahanan ni Sean. Ngunit bago ako makatalon patungo sa bintana ng pakay, may isang puwersa muli ang humagibes sa aking kinaroroonan. Hindi na paghandaan, tumilapon ako. Mabilis akong tumayo. Gamit ang bilis na Esmeralda ay tinungo ang bintana ng pakay. Walang tunog akong lumapag sa sahig ng kwarto ni Sean. Sakalang ako napanatag ng ilang hakbang na lang ang kanyang layo sa akin. Huling alok ko, Dayon. Sumama ka sa akin at hindi ko sasalingin ang kahinaan mo. Uwi ka nang nasa gitnang may bagwis. Kahit napakalayo na ng aking kinalalagyan sa kanilang kinatatayuan, ay tila napakalinaw at lapit ng kanyang tinig. Umiling ako. Paano ako makakasiguradong tutupad kayo? Napaka-desperado nyo. Wala bang ibang paraang naiisip ang inyong pinuno? Kung mayroon man kayong ganun, napalakasin sa ibang paraan ang inyong lahi. Na ultimo akong nananahimik ay pineperwisyon nyo? Sagot ko na hindi maitago ang panggigigil sa tinig. Luminga ang nasa gitna. Sa katabi niyang may balahibong kulay biyoleta. Tumungo naman ito. Kumumpas ang dalawang kamay. Bago ko pa masakyan ang nangyayari, isang liwanag ang umagaw sa aking pansin nang gagaling sa kamang kinakahigaan ni Sean. Nanlaki ang mga mata ko nang may tila bolang umangat sa ere. Roon ang gagaling ang liwanag. Saglit itong kumisig. Akmang aabutin ni pang-apat ang bola, ngunit tila may sariling isip na umiwas ito. Lumabas ng bintana, tuloy-tuloy sa kamay ng taong may bagwis na siyang kumumpas kanina. Bumuka ang aking bibig ngunit inunahan ako ng nasa gitna magsalita. Tila ako na blanko, hindi gumana ang matino at maagap kong pag-iisip. Hihintayin kita sa aking kaharian kung nais mo pang magising ang nobyo mong mortal. Uwi ka nito bago nawala sa aking paningin. Mayora! Sigaw ni pang-apat. Agad kong nilapitan ang kama ni Sean. Nanginginig ang mga kamay na sinapo ko ang magkabila niyang pisngi. Bumaba ang isa kong kamay sa kanyang leeg. May pulso pa rin. Mainit ang hiningang nanggagaling sa kanyang bagyang nakaawang na bibig. Ngunit, napapansin kong namumutla ang kanyang balat. Ang lapi. Tawagin niyo si Lola! Halos pabulong kong utos sa aking mga wangis. Gagap ko ang kamay ni Sean. Hindi inaalis ang pagkakatitig sa mukha niyang unti-unting nawawala ng kulay. Namalayan ko na lang na nasa tabi ko na si Lola at si Ina. Agad sinuri ni Lola ang aking nobyo. Si Ina ay tumabi sa akin. Niyakap ako. Nanlabo ang aking paningin nang iangat ni Lola ang talukap ng mga mata ni Sean. Walang kulay ang mga matang nasilayan ko saglit. Tanging kulay itim. Pinaling ko kay Ina ang aking mga mata. Nanginginig na pala ang buo kong katawan. Hindi ko na namamalayan. Kumalma ka, Ara. Tanging wika ni Lola nang impit akong humagulgol. Nararamdaman ko ang baghagod ng mga kamay ni Ina sa aking likod. Ngunit hindi iyon nakakatulong. Sinabunot ko ang malayo kong kamay sa kanan kong sentido upang mahamig ang sarili. Naiintindihan ko si Lola. Hindi ko kailangan materenta. Hindi ko yun kailangan ngayon. Ilang buga ng mararahas na hangin ang aking pinakawalan. Anong nangyayari? Pikit mata kong tanong. Kinuha ang kanyang diwa, Ara. At hindi siya basta-basta magigising kung hindi maibabalik iyon sa kanyang katawan. Sagot ni Lola. Dukot diwa?
Wala sa sariling wika naman ni ina. Litong napatingin ako sa dalawang babaeng nagpalitan ng nag-aalalang ekspresyon. Tulad ng kaso ng mga taong naiengkanto, kung saan nakakarating ang kanilang diwa o kamalayan sa lugar ng mga elemental. At sa kasong ito, sa lugar ng mga engkantado. Paliwanag ni ina. Ara, hindi maaaring tumagal si Sean sa estadong ito. Kailangan niyang magising. Manghihina ang kanyang katawan kung matutulog siya ng tuloy-tuloy. Patuloy ni Lola. Isang linggo. Isang linggo lang kayang suportahan ng malusog niyang katawan ang pagtulog na matagal. Kapag tumagal ng isang linggo at hindi pa nababalik ang kanyang diwa, maaring mamatay si Sean. Uwi ka naman ni ina. Tila nawala ang lahat ng buto ko sa aking katawan. Napaluhod na lang ako sa sahig ng kwarto ni Sean. Magandang araw, ako po si Aling Maria. At welcome sa ating shoutout! Sorry, katulad ng dati, paus na naman ako. Ay, o nga pala. Maraming salamat po. Yay! Maraming salamat po sa mga nagpadala sa Gcash. Dami-dami kong pambili ng donut tsaka ng pochi. Maraming salamat po ah. Hindi ko na kayo papangalanan. Miss D, salamat. Salamat. Tsaka salamat sa ibang nagpadala. Salamat din po sa mga nagpadala ng stickers, yung super thanks. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Unang-una sa ating listahan. Shoutout sa'yo, Maydenel Bulawan. Shoutout sa'yo, Ma'am Maydenel. Shoutout sa'yo, Ma'am Lablin. Ayan. Shoutout sa'yo, Ma'am Lablin. Shoutout sa'yo, Roherbrina Chu. Rogebrina Chu. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Justin Senangote. Sana tama ako ng bigas. Shoutout sa'yo, Ma'am Justin. Ayan. Shoutout sa'yo, Jorilyn Bono, aka Gia. Sa mga hindi nakakapansin, yung tatlong sunod-sunod na story na yung dalawa ninarate ko at yung isa ninarate ni Ma'am Nix ng kwentong nakakakilabot ay gawa ni Ma'am Gia D. Giara D. Yun. Kasi nagsunod-sunod yung OT ko tsaka yung trabaho ko nung nakaraan. Wala halos day off. Ayoko naman na hindi mag-upload kaya yun, nanghingi ako ng tulong sa isang writer. Yun. Follow nyo po siya sa Facebook niya. Nakilagay naman po dun sa ano, sa comment section. Ayun. Shoutout sa'yo, ma'am. Jorilyn Bono. Gia. Shoutout sa'yo, Gia. Shoutout sa'yo, Justin Senangote. Sana tama ako ng bigas. Shoutout sa'yo, Justin. At shoutout sa'yo, Ariana Pia Vitale. Ariana Pia Vitale. Shoutout po sa'yo, ma'am. Shoutout sa'yo, Sir Joseph Arsola. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Riza Langko. Shoutout sa'yo, Riza. Shoutout sa'yo, Danita 246. Shoutout sa'yo, Hazel Kilaton. Kilaton. So, natama ko ng bigas. Shoutout sa'yo, ma'am Hazel. Shoutout sa'yo, ma'am Cheryl Ebo. Kay ma'am Diana Garcia. Kay Chloe Carpio. Kay Sir Billy Swift. Kay Yonji Min. Kay ma'am Yamis Tami. Kay Kim Dagutan. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Noel Dominguez. Shoutout sa'yo, Monique Credo. Shoutout sa'yo, Midali Paral Gamba. Shoutout sa'yo, ma'am Midali Paral Gamba. Shoutout sa'yo, Julieta Pacheco. Shoutout sa'yo, ma'am Janice Espino. Ma'am, shoutout sa'yo, ma'am. Shoutout sa'yo, MJ Lapag. Shoutout sa'yo, Reynaldo Jimenez. Shoutout sa'yo, ma'am Melanie. Shoutout sa'yo, Senyong Napogi. Pa-shoutout daw siya. Yan.
Shoutout sa'yo, Senyong na Pogi. Pogi ba talaga? Shoutout sa'yo, Irvin Agrabio. Shoutout sa'yo, Irvin Agrabio. Sana tama ako ng bigas. Shoutout sa'yo, Ma'am Joan Sevilla, kay Marife Castillo, kay Sam Matanog. Shoutout sa'yo, Sam. Kay Annalyn Zorka. Shoutout sa'yo, Ma'am Annalyn. Kay Menmen Aishmen. Shoutout sa'yo, Menmen. Shoutout sa'yo, Rolilyn Masaoy. Kay Mario Jr. Legaspi. Shoutout sa'yo, Sir Mario. Shoutout sa'yo, Zero. Salamat ako. Shoutout sa'yo, Zero, sa ano. Salamat sa super thanks na binigay mo sa sticker. Maraming salamat. Shoutout sa'yo, Zero. Shoutout sa'yo, Belgado Jeline. Yan. Shoutout sa'yo, Ma'am Belgado Jeline. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Lilibet Takeno. Shoutout sa'yo, Ma'am D. I love you, Ma'am D. Shoutout sa'yo, Ma'am D. Wait. Shoutout sa'yo, uli, kay Ma'am Diana Garcia. Salamat po. Salamat kay Ma'am Beng. Ma'am Beng, salamat. Maraming salamat, Ma'am Beng. Shoutout sa'yo. Kay Ma'am Sherilyn Rose De Vera. Sorry, pause na ako. Shoutout sa'yo, Ma'am Cherilyn Rose De Vera. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Shoutout sa'yo, Kalel Kent. Shoutout sa'yo, Sir Gio. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Dire-diretso tayo, no? Maraming salamat po kay Ma'am Jackie Lugatding. Shoutout sa'yo, Ma'am Jackie Lugatding. Maraming salamat. Shoutout sa'yo, Yon Jimin. Shoutout sa'yo, BB Boy. Jan Carmelo TV. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Sir Diesel Works. Kay Ma'am Aubrey Delgado. Maraming salamat, Ma'am. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Kwentong Nakakilabot. Ma'am Nix. Maraming salamat. Shoutout sa'yo, Ma'am Lerma Aguilando. Sorry. Shoutout sa'yo, Ma'am Lerma Aguilando. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Sir James Dance Densho. Maraming salamat, sir. Shoutout sa'yo, Ma'am Jeanette Sabado. Shoutout sa'yo, ma'am. Shoutout sa'yo, Ma'am Janice. Shoutout sa'yo, Ma'am Jaisel Infante. Ma'am Jennifer Briggs, shoutout po. Shoutout po, Jan Ray Abong. Yun lang muna siguro, no? Hihabol ko na lang po yung iba kasi biglaan din tong shoutout. Mabilisan lang. Sa mga nagbigay po ng super thanks, sa mga nag-avail pala ng super thanks, maraming salamat po sa inyo. Ang dami kong pabili ng choco ako. Choco pochi. Maraming salamat po. Sa susunod na shoutout, habaan pa natin. Kung may gusto po kayo ipa-shoutout, ipabati, comment lang po kayo sa baba at gagawa natin ang paraan yan. Yun, Happy New Year po sa inyo lahat. Nakalimutan ko kanina. Happy New Year po at maraming salamat po sa laging pagsuporta. Yun lang po muna. Muli, ako po si Aling Maria. Maraming salamat po. Ingat po lagi. Ingat!